Magandang araw mga ka-59, mga ka-corporate. So, ngayong araw, isang mahalagang topic na naman yung i-discuss natin para sa mga ka-59 natin. No? So, bagong lahat, kung bago kayo sa channel ko, panoorin nyo muna itong videos right after. Mag-subscribe and then pindutin yung bell button doon sa baba pag nag-open kayo ng YouTube, no, para ma-notify kayo sa lahat ng mga videos, trainings na gagawin ko. So, mga ka-59, yung i-discuss natin ngayon is that yung what to look for during patrol, no? Ano ba yung hinahanap natin, tinitingnan natin kung magkakontak tayo ng foot patrol? Foot patrol man yan, mobile patrol man yan, ano bang hinahanap nyo sa isang facility? Alright? So, mahalaga sa inyo ito. No, pag napanood niyo itong videos na to, sigurado ako, no, pagkatapos ito yung ipa-practice nyo, no, during your patrol. Okay. So, number one dito mga ka-59 is that yung usually open, close or tempered gate doors and windows, no? For example, doon sa area yon walang security and then naka-close naman yung gate pero nung nag-ikot ka, naka-open na, ibig sabihin mayroong mga dumaan, no? And then for example, doon naman sa isang facility, yung windows is na open and then pag patrol mo naman naka-close, so something wrong. So dapat maging aware kayo diyan. O chichikin natin 'yan, pero be alert, no? Malay mo inaabangan lang kayo doon sa area ng 'yon. Okay? So number 2 is that excess or lack of lightings, no? For example, sa isang area, no, napakaliit naman yung area pero napakadami niyang ilaw. So wastage 'yan para sa client niyo, no? Magsasayang siya ng kuryente, ang mahal ng kuryente, no? So kung sa isang area naman napakalawak tapos walang ilaw, so maaaring mapasok kayo ng mga intruders doon. So anong gagawin niyo? Make recommendations and then forward it to your immediate supervisor or to the client. Okay. So number 3 is that safety, health and hazards. Ano ba 'yung mayon, no? In your own assessment, for example, nag-iikot kayo, mayroong basa doon sa floor, no? Na pag naapakan ng guest nyo, ng co-employee nyo, no, ay madudula sila. So yan yung safety hazards. So anong gagawin natin? Anong gagawin nyo? Take down and then report to your immediate supervisor para itatawag nila sa housekeeping department para i-clean yung area. Okay? So number 4 is that signs of wastage, no? Water power, materials and supplies and times. And time, no? For example, sa pag-iikot nyo, sa area nyo, mayroong flowing na faucet, no? Ibig sabihin, tuloy-tuloy lang yung daloy ng tubig. So, wastage yan para sa client nyo. Hindi napatay, no? Babayaran natin yung kuryente, magastos yan. So, losses yun, no? Power, for example, doon sa mga offices, no? Hindi, wala namang nag-o-office doon. Hindi naman kailangan ilawan, pero naka-on pa rin yung mga lights, mga lighting. So, ito turn off natin. Okay? So, pero bago ninyo gawin yan, seeking advice first to your immediate supervisor, malay mo kung sinasadya nga nilang pailawan. Basta ang malaga sa lahat mga ka-59, naka-ordinate kayo lagi sa supervisor nyo. Alright? So, number 5 is that mayroong mga faucet leaks and toilets. No, tuloy-tuloy lang yung flow ng water doon sa toilets ng facilities na binabantayan nyo. Again, wastage yun, no? So, pag na-stop nyo yun, malaking tulong sa client yan para ma-minimize yung gastos. Right? So, alam mo naman, pag nasa business tayo, mahalaga yung revenue. So, kailangan din natin i-minimize yung wastage natin or yung gastos ng client. Okay? So, number 6 is that electrical hazards, overloads. No, ano ang sabihin mo? Eh sir, hindi naman ako engineer, eh. Bakit kailangan kong titinan yan? Very simple lang naman yan, 5-9. Now, for example, napadaan kayo doon sa electrical room, no? Nakita nyo, naka-octopus-octopus na yung wirings ng electrical rooms nyo. So, dapat i-report mo na yon, something wrong, no? So, siguro overload na yan, no? Hindi naman mabigat mag-inform doon sa immediate supervisor nyo or command center nyo para i-coordinate doon sa
Engineering Department. So, kasama yun sa mga tinitingnan natin during our post patrol 59. Right, so number 7 is that unintended heating elements, no? Ibig sabihin mayroong mga naka-on pa na mga electrical heating element, no? Na maring mag-cause, no? So, noob. So, maraming ano yan, no? Maraming incident na ang pinanggalingan is yung unintended heating element. So, anong gagawin natin? No, kung wala kayong idea on how to turn off that electric stove, no? I-inform nyo yung immediate supervisor nyo, and then siya yung tatawag ng mga engineering personnel. Alright? So, maliwanag yun, no? Number 8 is that misplaced object or objects alien to their surroundings, no? For example, sa hallway, no? Sa 5 taon ka nang nagbabantay dyan sa area niyan, wala ka namang nakitang alien boxes na nakalagay sa gilid. No, nung nag-foot patrol ka during your shift, no, nakita mo na mayroon ng boxes. So, maging doubt ka ngayon. Malay mo, baga pang pasabog yun. Alright? So, i-report mo yon. Okay? So, anong procedures natin dyan? Mayroon tayong proper training dyan. So, ikakanda ko yan. Abangan nyo lang. No? So far, dito lang muna tayo dito sa kung ano yung hinahanap at tinitingnan natin during our or your patrol. Alright? So, next one is that trash cans and flower boxes. No? May kakaibang nangyari doon sa trash can nyo. No? Sa flower boxes nyo. May mga alien objects doon. Malay mo, pampasabog na pala yun. Yung trash can nyo, baka may dead body na doon. No? Baka anong nangyari doon. So, lahat ng unusual, dapat maging doubt kayo. Double check natin. Basta huwag niyong kalimutan na mag-alert lang kayo. Right? So, next one is that classified information or materials, no? Ano ba yung mga classified information and materials, no? Sa classified information naman, mga ka-59, for example, yung policy and procedures nyo, no? Nakita mo na doon sa garbage area, no? So, anong gagawin mo? So, hindi po pwede mabasa ng ibang tao to. No, confidential po ito. For example, may isang bundle ng papers doon, no? Tapos nakasulat doon yung mga pangalan lahat ng VIP nyo. So hindi rin pwede yan. So dapat nyo i-keep yan. I-inform mo kagad yung immediate supervisor mo. Alright? Next one is that visitors or personnel who are out of place, no? Yung mga naligaw. Kasi sa access control mga ka-59, mayroong color coding yan or ID, no? For example, ang list ng ID is color blue, no? Ibig sabihin doon ka lang sa zone 1, no? So, pag naligaw ka doon sa zone 2, huhulihin ka ng security, no? Mag-ano sa sayo, i-approach ka niya. Pero wag natin kalimutan na full light yung approach natin, mga ka-59. Tatanungin yon, no? I-interrogate natin kung bakit nandoon siya, na dapat ang area niya lang is nasa zone 1 lang. Eh, bakit nagkating sa doon sa zone 2? Something wrong like that, no? Baka naligaw lang. So, pag mga ganon, kasama yon sa mga tinitingnan natin during pot patrol natin. Pag nasa area kasi kayo, no, sa facilities nyo, alam nyo na yung policy and procedures nyo. For example, no, si personnel 1 ay dapat hindi pumunta doon sa basement 3. No? Dapat B1 lang siya. Pero napunta siya doon sa basement 3, so during your patrol, na-notice mo siya, no, i-investigate natin bakit nandoon siya. No? Ang mahalaga dyan, after nyo ma-captured or ma-apprehend, wag naman yung apprehend, crucial term naman yun, no? So, after natin ma-approach, security term lang tayo, no? After natin ma-approach, polite approach, no? Tanungin natin, and then kung ano ba yung ibang reason niya, no? Gawa lang natin ng report, and then don't forget to inform your immediate supervisor. Right? So, scattered trash, no? Bakit kaya yung mga basura dito ay nagkalat? Okay? So, something wrong, no? So, ang gawin nyo, double check natin right after na clear naman, no? Wala namang something wrong doon, kinalat lang kung sino man. So, inform natin yung housekeeping department, no? So, again, your immediate supervisor, right? So, emergency equipment and station, no? Check the
for completeness on readiness. No, for example, mga first aid. No, so kailangan yan sa mga, for example, by zoning kayo, zoning 1, zoning 2, zoning 3. No, may every zone mayroong first aid yan. So i-double check natin, baka may mga kulang. Ano ba yung laman ng first aid nyo? May mga checklist naman doon. So titingnan nyo lang yan. Right, ano pa? Fire exit, no? Doon sa area niyang yun, walang fire exit. Pag nagkasunog, saan tayo kukuha ng fire extinguisher, no? So dapat i-check din, kasama rin si i-check natin yan. Okay? So next one is that sign of weakness of building structures, no? Mga leaks and flooding. For example, after mag-quake or lindol, no? So i-double check natin yung buong buildings natin. No, ano ba yung mga signs ng weakness ng buildings? No, may mga crack. Yan yung mga signs. So isama natin sa iti-tick down natin yun. Isasama natin sa observation report natin yun. Okay? So next one is that manifestations of vandalism, no? Pag sa mga 5-star hotel kayo, no? Yung vandalism mahalaga yun. Kasi masisira yung image ng company nyo. So for example, may mga vulgar vandalism doon sa entrance ng hotel nyo. Oh, so dapat lagi mong ikaw yung makaka-notice noon una. Hindi po pwedeng manotice noong mga expat natin or mga GMs natin. Dapat si security. Dahil si security ang nag-i-stay sa facility ng client 24 hours. No? So wag nating antayin na manotice pa ng higher rank, no? I mean sa from corporate up to mga expat natin or excom. Okay? Next one is that the violation on regulations, no? Violations of regulation. Pag may mga violations, no? Ano ba yung common violations? Yung mga co-employee natin, no? Mga empleyado nyo na pagalagala na walang ID, no? Not wearing the ID. So mahalaga din yung ID. Okay? So yun. No, next one is that all signs of intrusion of man or animal, no? Ano pang mga signs noon? For example, sa wall nyo, no? May hagdan kang nakita, no? Doon dumaan yung magnanakaw. Alright? So i-report nyo yan kaagad, no? Sa animals naman, for example, may mga sinira siyang parts ng facility, no, ng buildings para doon dumaan. So kailangan din nating i-tick down yan. Kailangan din nating i-report yan. So basta ang tandaan nyo dyan, lahat ng unusual, no, yan yung hinahanap natin during patrol natin, during roving natin, during pag-iikot natin. Right? Next one is that unusual sight, light door and sound and temperature. No? Ano ba yun? No? So yung lights parang busted, no? Kailangan mong report yan, i-tick down mo. Mga wall lights nyo, no? Basag. So kailangan mong i-report yan. Isa sa mga hinahanap mo yan during patrol. Okay, lahat ng unusual yun yung mga hinahanap mo. Okay? So next one is that the weather condition before and after patrol for any changes. No, kailangan mo yun. Nung nag-patrol ka, nag-start ka ng patrol, ano ba yung weather condition? Maulan ba? No? Until natapos yung patrol mo, maulan pa rin. Kasi during the source of during the course of investigation, no, kailangan iti-tick down ng investigator yan. Baka makatulong pa yon, no? Makatulong pa yung information na yon sa investigation ninyo. Next one, the last one is that unusual change of sight, no? Sound, odor, temperature in the premises or surrounding. No? For example, yung receiving area nyo dati is napaka-clean naman, napakalinis. No? Ay bakit ngayon nung nag-robing ka, bakit sabog-sabog yung mga items? No? Ramba guys yung mga color-coded trays nyo. No? So, ibig sabihin may something, no? May something wrong doon sa area nyo. Alright? So, that's it mga ka-5-9. Sana marami na naman kayong natutunan sa channel na ito. So, again, kung nagustuhan nyo yung videos na ito, yung trainings natin na ito, paki-subscribe lang and then
paki-pindot yung bell button sa baba, no? Again, na ka-59 ang security, no, ay sobrang demand ngayon, no, dahil tayo yung 24 hours sa area, no. Wag naman tayo yung mayroon akong experience, no. Wag ko nang babanggitin kung anong facility, no. Ang sabi nung isa sa mga expat namin dati is that, Bobby, look at your personal. He is walking without head, no. So napag-isip ako, sabi ko, bakit kaya? O nga naman, nung tinitingnan ko, yung security ko, yung 5-9 natin, nag-iikot na hindi alam kung ano yung tinitingnan sa pag-iikot. So para daw na manok na naglalakad na walang ulo, no? So yon. So sa training na ito, no, nabigyan ko kayo ng tips kung ano yung mga hinahanap nyo during your Pot Patrol. Hindi po yung naglalakad ka lang na parang manok na walang ulo, no? Baka masabihan tayo ulit ng ganun. So hanggang dito na lang, mga ka-59, mga ka-corporate, no? So again, para tuloy-tuloy lang yung training natin, supportahan nyo yung channel ko. Okay, babalik ako muna sa ngayon. Bye-bye muna.